Meron pa kayang local celebrity na tatalo kay Joey De Leon sa pagdating ng paramihan ng media exposure? Palagi ko wala na. To begin with, siya ay multimedia personality. Nagsimula siya sa radio kung saan nag-set siya ng record. Siya lang ang kaisa-isang DJ na nakaiko sa 7 radio stations ng pre-martial law ABS-CBN. Sa TV, bugod-tanging siya lamang ang nagkaroon ng programa sa lahat ng major networks. Siyempre, sa Channel 9 na CNN na ngayon, doon nag-umpisa ang Ipulaga. Nagkaroon din siya dito ng sitcom na Joey and Son kung saan naging anak niya ang dating musmus pa lamang na si Ian Veneracion. After EDSA 1, sa Channel 9 din siya nabigyan ng pagkakataon na mag-host ng Arts and Culture Show. Oo, Arts and Culture nga, sa maniwala kahit sa hindi. Ito ay ang Apple Pie, Patis at iba pa. Sa Channel 30 naman, dito siya lumabas School Bukol at Todas. Oo nga pala, dito din ang first ever TV show niya, ang Okay Lang, kasama ang naging karibal na Apo Hiking Society. Sa ABS-CBN, nakabalik siya dito nang lumipat doon ng Itbulaga noong Feb 1989. Nag-co-host din siya paminsan-minsan sa The Sharon Toyota Show. GMA ang kasalukuyan niyang tahanan. Bago pa lumipat ang Itbulaga dito, nag-host ang Tito Vic and Joey ng Discorama sa network na ito. Paminsan-minsan, guest co-host din sila ng Student Canteen, ang noontime show na kanilang tinalo nang magtayo sila ng Itbulaga 42 years ago. Sa GMA siya talaga nagtagal kasi nag-host din siya dito ng Mel and Joey nang mawala si Jason sa. Sa 7 din siya lumabas sa Nuts Entertainment, Mixed Nuts at Star Talk. Habang nasa GMA, nagkaroon din siya ng programa sa Channel 5. Ang Wow Mali na pwedeng sabihing ninuno ng mga prank na ginagawa ngayon sa social media. Meron pa kaya ako nakaligta ang programa? Patawarin niyo ako pero sadyang mahaba talaga ang TV credits ni Joey De Leon. Siyempre, naging box office star din siya sa pelikula. At talagang pumatok sa takilya ang Tarzan at Barbie series. Sa diaryo, naging kolumnista din siya sa Bulletin at Philippine Star. Nagpipinta din siya. At meron akong obra niya. Ito maganda. Pagkatapos mo magpinta, aabutin ka ng tanghalian. Ang mas maganda pa, kasabay ng pagpinta mo, ay yung tanghalian mo. Ayan. Actually, pwede din sana siya nagkaroon ng karir bilang dramatic actor. Kaya lang, ang first sabak niya sa drama, naba ng censors. Ito ay ang sa kahapon lamang ni Eddie Ilarde kung saan siya nagbida sa isang kwento tungkol sa incest. Pero ano ba talaga ang pinagmula ni Joey De Leon? Si Jose Maria De Leon ay isinilang noong October 14, 1946. Bata pa lang siya na maghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Jose at Emma. Ang kanyang ama ay nanirahan sa Spain. Matapos ang 5 dekada ay naging madalas ang pagkikita ng mag-ama. Laging dinadalaw ni Joey sa Espanya si Papa. Actually, si Joey ay lumaki naman malapit sa Espanya, sa Sampaloc, Manila. Nag-aral siya sa Moises Salvador Elementary School kung saan kaklase niya si Lolit Solis. Sadyang makulit daw si Joey kaya minsan ay sinaksak ito ng lapis ni Lolit. Kahit pinyo si Joey, di maitanggi ni Lolit na cute na bata si Joey. Kamukha nga daw ni Mark Lester, ang bida sa Oliver the Movie. Ang nangyayari tuloy, kahit si Joey ang may kasalanan pag nag-aaway sila, si Lolit ang laging napapagalitan ng teacher kasi nga mukhang anghel si Joey. Ang pagiging cute ni Joey ang naging dahilan kung bakit pinag-audition siya bilang kapatid ni Rosa Rosal sa klasikong Anak Dalita. Second place siya doon.
Napunta ang role kay Vic Bacani na napatay sa ending ng movie. Hindi naman talaga pinangarap ni Joey na mag-artista. Ang gusto niya ay maging arkitekto sana dahil magaling ang kamay niya. Nagtrabaho nga siya bilang draftsman sa Philippine Air Force habang nag-aaral ng architecture, una sa UE, tapos sa NU. Pero di niya natapos ang kursong yun kasi biglang nagbago ang kapalaran niya. Sa Sampaloc ay may barkada siya na ang ina ay modista. Isang araw ay nagpasama ang barkada ito kay Joey sa ABS-CBN upang maghatid ng damit sa singer-actress na si Karina Afable na tiyahin ng The Barkads na si Ryan Agoncillo. Tutal ay nasa loob na sila ng ABS-CBN na masyal sa studio ang dalawa hanggang nakakita sila ng audition para sa DJ. Bilang prank, ipinasa ng kasama niya ang pangalan ni Joey sa audition. Laking gulat ni Joey nang tawagin ang pangalan niya. Pero, naging cool lang si Joey. Sa round 1, ay may ipinabasa lang sa kanya. Dahil maganda naman ang timbre ng boses nito, pasok siya dun. Sa Madrid sabi, nakapasa ng audition si Joey at naging DJ nga sa ABS-CBN. Mga late 1960s ito, kaya si Joey ay nasa showbiz na ng higit pa sa 5 dekada. Sa personal na buhay, unang napangasawa ni Joey si Daria Ramirez, isang dating starlet na naging sexy star na naging respetadong actress. 2-time Orian winner nga. Dahil kapwa sila busy sa mga karera nila noon, di nag-work ang marriage. Sabi nga ni Daria, uuwi lang si Joey para magpalit ng damit. Nabigyan siya ni Daria ng 2 anak, sina Kimpy at Chini. Si Kimpy ay minsan din nakasama sa Itbulaga. Pero alam niyo ba na minsan ay pinag-isipan ni Joey na umalis sa programa? Sa lahat naman kasi ng mga pagkasama ay nagkakaroon ng disgusto. Na magkaroon ng tampuhan minsan sa Itbulaga, nabalitaan yun ang student canteen at inalok siyang lumipat. Nakipag-usap si Joey sa mga taga-student canteen sa isang inuman sa Quezon City. Nang uwian na, naglakad si Joey patungo sa may PLDT office sa may East Avenue at doon niya sinuka lahat ng nainom niya. Kasama pati ang verbal commitment na ibinigay niya sa mga taga-student canteen. In other words, nahimasmasan si Joey at bumalik sa Itbulaga. Buti na lang at nagbalik Bulaga siya dahil doon niya nakilala sa Aileen Macapagal na naging guest co-host matapos umalis si Chiki Coleman. Noong 2018 ay formal nang nagpakasal sina Joey at Aileen. Obviously, nag-work ang marriage na ito dahil si Aileen ay hindi na nag-showbiz mula nang magsama sila ni Joey. Bago pa nagpandemya ay easy-easy na lang ang buhay ni Joey. Biyahe siya ng biyahe kasama si Aileen at tag-along din minsan ang patunilang anak na sina Jaco, Gio at Jocas. Ang isa pang passion ni Joey ay kumain. Pero yun naman, bigyan mo lang ng hipo na suwahe at talo-talo na yan. Mukhang complicated pero simpleng tao talaga si Joey. One thing for sure, malaro at malikot ang isip at imahinasyon ng henyong si Joey De Leon.